Yo, what's up sa inyo lahat? WB Miletion. Tayo muli andito sa ating video reaction na sa ating news reaction. Na kung saan nandito tayo sa Banat News Update. Subscribe ka dyan mga kabalits. At eto na nga mga kabalits, kakapasok lang. Diyos ko po, matinding utos ni PBBM. Laila De Lima, kumpirmado na BP Sara XPRRD. At yun, paalala lamang, ito ating reaction video lamang. Ano mang sumasala round dito, bahagi lamang natin reaction video. Bahala na kayo kung maniniwala kayo o hindi. At yun, play na natin. Nagsama ngayon ang dalawang itlog. Ha? Itlog na babae at itlog na lalaki. Oo, ito. Walang iba kundi itong si Laila alias Hi Junel. Hindi na nahiya. Tinulungan na nga ni Marcos Jr. na makalabas sa kulungan. Eh, gusto pang diktahan si Marcos. So, hindi ka ba mahiya dyan na Delilah na sasuggest ka, you are just brushed aside by Marcos. Sabi nga, tinulungan na nga kita, magkikialam ka pa sa aking pwesto. Mayroong isang tao na hindi naman sana manalo ito na senador kung hindi dahil sa mga akusasyon sa kanya. Pero anong nangyari? Nagpalit lang ng administrasyon at there are secret hands na gumagalaw at napa-recant lahat ng mga testigo na ang lakas ng loob dati na magsasabi ng totoo pero bigla na lang nawala parang bula. At ito, walang ibang may kinalaman dyan kundi si Marcos Jr. para gamitin na ika nga pambala sa kanyo. Pambala. Pambala niya para ang mga Duterte. Kakanyunin ang mga Duterte. Nagsama ngayon ang dalawang itlog. Ha? Itlog na babae at itlog na lalaki. Oo, ito. Walang iba kundi itong si Laila alias Hi Junel De Lima. Oh, ito, pakita natin si Hal Laila. Si Hal Laila De Lima. Former Senator Laila De Lima believes President Ferdinand Marcos Jr. must cooperate with the ICC investigation and consider aiding the enforcement of arrest warrant against his predecessor, ex-President Rodrigo Duterte. Quote, show to the world that you can do it. Show to the world that you can, that you stand for what is right. Unquote. De Lima urged Marcos. Alam mo, ito si De Lima. Si alias Junel and Diane. Mga friends of Junel and Diane. hindi na nahiya. Tinulungan na nga ni Marcos Jr. na makalabas sa kulungan. Gusto pang diktahan si Marcos. Si Marcos nagsasabi na hindi dapat pwedeng makialam ang ICC. Hindi ka nahiya. Pinalabas ka na nga sa kulungan ni Marcos. Gusto mo pang diktahan kung anong gagawin niya? Itutuloy ang sinabi ni Marcos. Nasaan yung sinasabi ni Marcos na Dilima should, she knows, she should directly deal with ICC. But I have said 1,000 times that ICC should not be given any assistance in this country. Ito, pakita natin yung kay Marcos na sinasabi. The dismissal of the third and last drug case against Senator Laila De Lima. May we get your thoughts on that, sir? What further comment does it require? Do you think, sir, it will impact, sir, yung pending probe ng ICC sa atin? Well, maybe this is something we should show the ICC. Tignan mo, our judiciary is working properly. All our investigative services are working properly. Former Senate De Lima has been acquitted. I don't, what further comment can there be? Dumaan siya sa paghusga, na-acquit siya. So, it won't change your thing, sir. Your stand. It won't change your stand on where the ICC's jurisdiction lies. I don't see what one thing has to do with the other.
I don't think it is. She has said that she would like to help the ICC, but that's between her and the ICC. That's, we do not. We still stay with our position that the ICC has no jurisdiction in the Philippines because we have a working police force, we have a working judiciary, and do not require any assistance in that regard. So, hindi ka ba mahiya dyan na Delilah na sasuggest-suggest ka, eh, you are just brushed aside by Marcos. Sabi nga, eh, tinulungan na nga kita, magkikialam ka pa sa aking pwesto. Nagkakaya ka, Delima. Madam Delima, nagkakaya ka. Napakababa ng low regard niya sa presidente. Oo. Sabi nga ng lovely Marcos, nangwenting itong babaeng ito. I even went out of my way to tell the DOJ na wag nang mag-appeal. Ha? Nag-recant sila, pero it's still appealable kung gumalaw ang DOJ. Hindi ka ba nahiya? Yung DOJ did not do anything to touch the case. Pinabayaan ka na lang lumabas. Tapos, ngayong labas ka na sa kulungan, sa aula ng haula ng ibon, eh gusto mo pang makikialam sa governance ni Marcos. Nagdurugo kasi, puso ko kasi. Nagdurugo. Para na rin ako nasintensyahan for time served. Anyway, pare, sinabi pa ni Marcos, you should be the clear example. Hindi mo, sinabihan ka pa, nilekturan ka pa ni Marcos Delima. You should be the clear example na the justice system in the Philippines is working and the ICC has no business interfering kasi nakalabas ka na eh. Ha? Maski hausyaw yung paglabas mo, nakalabas ka. Ha? So that's, sabi ni Marcos, that's more than enough to show that the ICC has no business here. And yet, nakikisaw-saw ka pa, Delima. Kasi napaka bad advice naman yan. Any president will not do that. You know why? Oh. Pag umalis ang presidente sa poder, baka siya susunod na ICC. In fact, right now, which we will discuss later, the people who believe in the justice system, who are former Filipinos but have felt they are still Filipinos and mahal nila yung bansa natin, in the person of Attorney Arnedo Valera. Valera, together with so many other Filipino Americans, have gone out of their way to go to the United Nations to protest the human rights violation of Marcos. Okay, that's another story we will discuss later. Pero in the meantime, nakikialam din ito si Delima sa mga Duterte. Ha? Oh. Ito, kinakaaway niya si Panelo. I know they are in the same category. Patas ang category nito, pero mas nakakalamang lang konti si Panelo sa kanya. At yun nga mga kabalits natin, yung mga ilang patungkol ng mga pahayag at tugon dyan na kung saan tungkol nga umano dito nga no kaya Laila Delima nga. Kung saan umano talagang nakikialam daw umano ito no sa ating Pangulo. Na kung saan dahil nga daw umano dito sa ating Pangulo kaya ito nakalaya si Delima na ngayon nga. Pati yung nga hakbang o galaw nga ng ating Pangulo nais pakialaman na ito ni Delima. At na dyan nga talagang yung ating Pangulo nga pinagsabihan daw umano o talagang lelekturan daw umano itong si Delima no sa kanyang tila nga ba umano pangingialam. Nais gawin nga ng ating gobyerno o ng ating Pangulo nga. Napatuloy at patuloy nga na nakikialam daw umano itong si Delima. Mga nagiging galaw o hakbang nga nito ni PBBM nga no ukol nga dito nga no sa ICC na nais nga daw umano nga pang himasukan nito ni Delima nga. Pati nga daw umano sa Duterte patuloy din yung pangingialam nito nga si Delima daw umano mga kabalits natin. Na kung saan si Delima nga daw umano talagang patuloy nga no na hindi mapakali at talagang patuloy ang tila nga ba no panghihimasok sa nais gawin at hakbang ng ating Pangulo nga no ukol nga rito no sa
nagiging pagpapahayag nito at talagang pagbibigay ng kanyang nais na pwedeng itugon, no, talagang gawin dito nga sa nagiging hakbang o talagang galawan ng ating Pangulo ukol nga dito, no, sa ICC. At kayo, kayo lang bahala magkomento sa ibaba na nais nyo ikomento patungkol dyan. At yun, muli syempre, nagpapasalamat tayo sa patuloy nyo pagsubaybay at patuloy nyo pagsuporta at pagsusubscribe sa ating channel. At syempre, nagpapasalamat tayo dito sa Banat News Update. Subscribe ko dyan, mga kabalits. At yun, mga kabalits, ito mo lang yung WB. Hanggang sa muli natin pagkikita, mga kabalits!